ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw, mga kapanalig. Purihin natin ang Diyos ng kapayapaan. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya at pagpapalang inila niya sa atin para sa araw na ito. At indulog natin sa Kanya na pagkaluban tayo ng kapayapaan ng puso at isip. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Maririnig natin sa mabuting balita ang tila pamamaalam ni Jesus sa mga alagad. Pakinggan natin ito ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 27 hanggang 31. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo, ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Huwag kayong matakot. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, paalis ako, subalit pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagalak sana kayo sa pagpunta ko sa Ama, sapagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko na ito ngayon sa inyo bago mangyari, upang maniwala kayo kapag nangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba, sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang inaari sa akin. Ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama, at kung anong iniutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginagawa." Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagdidilay ngayon. May kwento tungkol sa isang lola na naglalakad sa bakuran nang marinig niya ang apong babae na inuulit ang alpabeto sa tono ng boses na parang nagdarasal. Tinanong niya kung anong ginagawa nito. Ipinaliwanag ng batang babae na nagdarasal siya pero hindi niya alam ang eksaktong tamang salita. Kaya binibigkas na lang niya ang mga letra at ang Diyos na ang bahalang mag-ayos sa mga ito dahil alam ng Diyos kung ano ang kanyang iniisip. Buo ang tiwala ng bata sa pagmamahal at pag-unawa sa kanya ng Diyos. May mga mahalagang pahayag si Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Kapayapaan ang kanyang iniiwan, kaya hindi dapat mabahala o matakot ang mga alagad at sa halip ay magalak dahil pabalik na siya sa Ama. Bukod dito, kailangang lubos silang magtiwala na ang kanyang pag-alis ay hindi nangangahulugan ng paglayo, kundi ng higit pang malalim na pakikiugnay sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng mga sakramento. Sa madaling salita, dahil sa handog niyang kapayapaan, ang mga sumusunod sa kanya ay makadarama ng malalim na pagmamahal at pagpapalaga sa kapwa at sa sarili, at higit pa ng lubos na pakikiisa sa kalooban ng Ama. O Jesus, punuin mo ng kapayapaan ang aming mga puso para patuloy kaming maging matatag at tigib ng pag-asa sa bawat araw sa kabila ng mga problema, hirap at sakit na aming nadarama. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Maging saksi nawa tayo ng buhay na pananatili ng Panginoong Hesukristo na muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na pumuhay. Sa ating salita,
at gawa. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300 Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. Church and we are young, that's why we're there.